ML, doon papunta, yung, and meron na silent martial law. Doon pa lang yung salita ng there is silent martial law. Sa totoo lang, I'm sorry, you know, pero it shows kung titignan mo reading inside, yung hihimay-himay, biyakin mo yung durian, makita mo yung mga buto-buto, di ba? Makita mo yung laman ng utak ng tao. Nakita mo yung expression of fear. Sabi mo, there in fact is already a silent martial law prevailing. Well, tama naman yung kanilang logic kasi sinara yung SMNI. Mm-hmm. And uhuli sila Pastor Sibuloy, etc. No? Without due process. Without due process. So meron ng parang silent martial law. But in so saying, parang sinasabi mo rin yung subliminal mindset mo na takot ka sa martial law. Kaya nga, binlog ko, kung mag-declare ng martial law, mag-declare din tayo ng martial law. Counter. Okay, matakot. Hindi matatakot. Sasabihin natin, Allen Boyd, and then sabihin natin, BBM, you are fired. Kaya nga mahalaga, taong bayan, mahalaga, kayo magsabi ng gusto ninyo sa SOCMED ninyo. Para mabasa na iba, para makita na iba, ay marami pala tayo. Ang dami natin. And that spells the difference. Yung sinasabi na martial tradition, yung sinasabi na it becomes a people's tradition na when government, not the military will follow the majority of the people. Yun yung mandate eh. So, the people's tradition, not martial tradition, the people's tradition is whenever government elected officials go opposite to what the people desire, whenever the elected officials bastardize the constitution, whenever the rights of the Filipino people are reduced to just a mere piece of paper na wala kang ano, and they start shutting down this SMNI na bastion of truthfulness, etc., the people will come in and then set everything straight. The people will come in, fire the president, close down Senate, Congress, because you are so abusive, you have violated the public trust and confidence, and we are coming in. Sino aabla sa inyo, mga hinayupa kayo? Sino? Sino aabla sa taong bayan? Not even the armed forces can go against the multitude of Filipinos. Yon ang gusto kong makita. Pero ang in-explain ko, kahit puyat na tayo, kahit ang nakikinig lang eh, iisang tao. Iisang tao lang ba? Hindi. Ano? 2.87. Oh, yon. 3.06. Memory ka naman ka. Di ba? And you see, kaya tumatapang iba nating kababayan at kaya naliliwanagan yung ating mga MUP, active, inactive. Wala tayong sinasabi, mag-revolusyon. Ayaw natin revolusyon. Sasabihin ko revolusyon, pagka-in-invade tayo ng China. Diba? Pero habang hindi pa tayo ni-invade ng China at may oras pa, may pagkakataon pa, i-reverse natin yung situation as the taong bayan, neutral tayo mga sir. Neutral. Ayaw natin ng gera. Tanggalin natin yung bases, tanggalin natin yung ano. Kung gusto niyo ng Amerikano, ma-retain yung mutual defense treaty, dagdagan natin. Take it or leave it. Non-negotiable. Sino masunod? Tayo. Other than tayo. Para to make it work, the Mutual Defense Treaty, ang gusto ng Amerikano, armed attack. Eh tayo mukhang tanga eh. Armed attack, binobomba na tayong kanyo, binabangga na tayo eh. Na kailangan armed attack. Paano mangyari yun? Dagdagan na lang natin. And or hostile aggression. Kung ayaw pumayag nito, kitang-kita, ginagago tayo. Ba't ka pa parang na pagbintahan ka ng isdang tilapia na bulok naman pala? Walang kakwenta-kwenta. Ate, magkanap tayo
yan ibang tilapia. Maghanap tayo. Maghalaga tayo ng tilapia. Sarili. Ngayon tayo masunod. Di ba? So, kung ayaw nilang baguhin ito, then it changes everything. It changes. Mm. Tayo magsot ng paramit. Tayo naman yung hindi tatanga-tanga, hindi yung duduwag-duwag, hindi yung mag-isip naman tayo. Ever since anong ginagawa tayo ng China, ilan na tayo, almost 600 na ba yung ating diplomatic protest? May nagbago ba? Wala. Diba? That Wala. Is insanity, expecting different results by doing the same things over and over again. Ano yung ginagawa natin? Over and over again, diplomatic protest. Tapos salita, and then meron pa tayong bagong archipelagic na strategy, etc. China's not changing. It is escalating. Tumatapang lalo. Now they're declaring kanila yun. Na without any doubt kanila yun. Beyond contestation kanila yun. Ay, paano na tayo? Kaya nga sa akin, let's face reality. Simple lang yun. Testingin natin yung Mutual Defense Treaty. Amerikano. Baguhin natin yung Article 5. Dagdag natin yung provision. Hostile aggression. And then define yun na. Ano yung hostile aggression? Haharangin yung aeroplano mo, isa-shadow ka, lalagyan ka ng floating barrier, papanggain ka, i-water ka, anong ka, ililaser ka, at mag-encroach ka. At sasabihin nila, teritoryo nila, yung teritoryo mo. At then lahat yan, hostile aggression. Lagay natin sa mental defense. And then for maximum dissemination, may signing pa, resigning, etc. And then pagdaga natin, copy yung China. Oh. So, make it work na tayo yung tama. Kung ayaw ng Amerikano ng gano'n, forget it. Neutral country. Di ba? That shows how stupid we are. Kasi kung hindi pumapayag ang Amerikano baguhin niya, abit tarantado, tanga talaga tayo. Ayun nga. Tayo. Ang sa akin, yung exercise is just to show how stupid we are in maintaining a mutual defense treaty na how many years na? Ilan years na ba yan? 1901 ba yan? Ande, 1940s ba? Mutual defense, 1940s to 60 plus ano, almost 80 years na. Oh. So imagine that. And then, nakapagtayo ng bases dyan, 7 bases na military bases na ngayon. Anong ginawa ng Amerikano? Wala, di ba? Ngayon, problema yan, na nagpo-propers nila ng ikakabuli sa atin, tapos, we've got your back. Ang hanip yan. No? Na pagka nagkaroon ng gera dito, na sasabay tayo, di naman ginagawa nila. Sorry mga Phil-American, sorry mga Amerikano. Pero real talk lang. Japan, South Korea, Thailand, Pilipinas, lahat ng Australia, first wave ng island chain na defense, forward bases ng US, and then second wave. Then, may mutual defense tayo. 117 million Filipinos, maglagay sila ng so many bases na dito. Primary target tayo. In the event of another Pearl Harbor, with the weaponry now, hindi una-una, December 7, Pearl Harbor, December 8, Pilipinas, yung bases nila dito, December 9, dun sa ibang countries naman, sinagasaan, down the line, Indochina, Indo-Pacific. So, Montigny, Australia. No. Hanggang sa Solomon Islands, nakuha nila yan. Montigny, Midway, nag-turn yung tide sa Midway. So, tignan nyo. With the weaponry now, with the advancement in technology, satellite, drone, submarine, ballistic missile, wala noon, World War II. No? Ang meron lang noon, Germany. Yung V2, V1 rocket, no? Pero ngayon, perfected na. With precision. Nearest 10 meters, no? Yung, kung nuclear ang gagamitin, wala, tapos na. Kayang paputukin ng China, Russia, at ng North Korea, at Iran, kung meron, yung US mainland, 500 bases, burado. Mm. And all the 800 bases, 500 sa Western and about 320-something dito sa Asia. Sabay-sabay yan. Ilan lang yon? 500, tsaka 800, 1,300. Ilan ang
ballistic missile ng Russia, 5,000. Ilan yung China? They're targeting 1.5 by 2030. So, ilan beses nila pwedeng with the same target? So, di ba? So, and then, the bases, we are ensuring devastation on a scale of Ukraine, yung mangyayari sa Pilipinas. And that's where our leaders have brought us. Filipino people, gusto niya yon? Sa akin, okay lang yon. If I survive, then I will fight. Pero kayo, taong bayan, gusto niyo ba na gano'n ang mangyari? Kaya nga reklamo yung governor ng Cagayan, no? Governor Mamba, di ba? Reklamo niya. Kasi, yun, example na may ano sa kanyang constituents, concern siya. Maglagay ka ng bases, eh, Diyos ko, sige, sige, suporta na Amerika, para tayong tanga, sige, lagay-lagay ng bases, aeroplano, malay natin, baka meron ng mga, ano dyan, missile system, no? Hindi natin alam. But that ensures, kahit with the process of the bases, that will ensure na death sentence yun sa lahat na nakapaligid. At tingin mo, di gagamit ang China ng at saka Russia ng nuclear weapons in a world war? Pero kung nasa na iba ng demonyo lahat yan, eh, ubusan ng lahi eh. Pagkahiyaan eh. Di gamitin na. Walang mananalo. Kung baga sa ano, kung di kita makakuha sa santong takasalan, kunin kita sa santong paspasan, di ba? Marip ka, then kasal din kayo. Yung ganun ba? Wala. Kaya nga, pwede bang, question mark, pwede bang neutral tayo? Pwede ba? Oo, pwede. Hindi guarantee yon na makaiwas tayo sa gera, pero kahit papano, it's a step forward para makaiwas tayo sa gera. Yung pagkampi natin sa Amerika is a step backward at assurance na mapapagera tayo. And kami, mga retired, mga active na armed forces, matatapang yan. Sanay sa bakbakan yan, sanay sa patayan yan. Hindi yan uurong. Kaya nga lang, wish, pwede ba maggamit ng utak ng yung foreign policy natin? Pwede namang neutral tayo at continuous ang modernization ng ANP. In fact, kung ako nga masusunod, kung taong bayan na masusunod, pondohan natin ng 500 billion to 1 trillion every year. Yun sinasabi ko kanina. Every year for the next 10 years, so you're talking of between 5 trillion to 10 trillion after 10, in the whole 10 years, in the whole 9 yards. And pwede pang extend, continuous yun, hanggang sabihin ng armed forces, tama na. Tama na. Laki na gastos. Tama na. Dami na nating ano, dami na nating tangkay, dami na nating baril, dami na nating submarine, dami na nating plano. Tama na. Namumuha lang na kami. Oh, yun ang gusto kong magmingaring standard natin. Let the armed forces say, tama na, we have enough. We are confident that we can defend a neutral country. Magbakbakan ngayon sila. Magkirahan yung Amerika doon papunta eh. By 2025 onward, by 2025, pwede nang i-challenge ng US ang China. Kakantingin niya ang China with all sanctions. Bakit? Natetreaten ang Amerika sa lakas ng Navy ng China. Kung ikaw, Amerikano ka, siya tingin ba upuan mo lang yan? Nakita mo, apat yung aircraft carrier na ng China at papunta siyang dumadami. Tapos nyo, yung mga hypersonic missiles niya and then yung kanyang ballistic missile from 500 na yata ngayon, gagawing 1.5 hanggang 2010. So, ano pa, papayag kang gano'n? And then what? Pagka umabot siya na kaya niyang i-challenge, in fact, number one navy in the world na siya ngayon in terms of number of ships. Pero in number of tonnage, panalo pa rin Amerika. Pero in the quality, panalo talaga Amerika kasi yung submarines niya. It can destroy China in one click, no? In 30 minutes, obliterated ang buong China. So,
ang problema, paano kung makasagot ang China? Yun nga. Dito tayo, may bases dito. So, pinamaganda, tanggalin na yan. Neutral tayo. Now, if we have a credible defense capability, credible, a strong defense industry, we can produce our own jets, our own ships, our own submarines, our own weapons, our own missiles, our own drones, then we can even export them a source of money. Imagine yun, nagtapong ka ng 500 billion sa armed forces yearly, hanggang pagdating ng kunyari on the end year, 5 years na, wow, may babalik. Kasi we develop a sophisticated night vision, a sophisticated rifle na ang ganda, ergonomically, ang ganda ng design. Eh, kaya naman ang Pilipino eh. Kaya. Mm. Kaya we develop a long range na Barrett type na weapon, pang sniper. Or we develop a sniper scope, etc., etc., ek-ek. Na bibili ng ibang armed forces ng mundo. Di ba? Mm. O kunyari, nag-reverse engineer tayo, bumili tayo ng tanke sa Israel. Yung kanyang, ano, yung kanyang main battle tank. Ang ganda ng main battle tank ng Israel eh. Ang tibay, tsaka very, ano, very tested na siya. Kunyari, bilhin mo, kalasin natin, and then gawa tayo. Pag-aralan, ano? Pag-aralan natin, kalasin mo. O, oh, diba? Pag-assemble yes. Nila yung gulong na sila. Sa iyo yung mga tornillo. Alak na to, kaya. If we are able to do that, and then we can produce our own tanks, we have own jobs dito sa atin, per province, federal state of Luzon, besides Mindanao, may production. Mm. May kumikita doon, may trabaho yung mga Pilipina doon, kasi yung ginagawang barko, at ginagawang tanke, ginagawang drone, ginagawang missile system, etc. In a area na secluded or whatever, kayang gastusan ng Defense Department, di ba? Kasi may budget sila. So they are free to may audit naman eh, tsaka meron namang death penalty pagka tinarantado yung pera, di ba? Kaya malaking death penalty eh, na in place. So, kung we are able to develop our own, malagyan mo ng main battle tank yung mga region na nakalagay lang in underground bunkers para protektado, di ba? Yan ganun ba? So, pagka kinakailangan, labas siya, yung mga reservists pa kung maturuan, then they can defend an invading force. Paano kunyari, ang tao mo, reservist lang, eh, ang pumasok na invading force, panay tangke. Para piminta. Kaya nga kunyari, meron tayong ma-develop na sarili nating mga shoulder part cruiser weapon o single personnel weapon na siya lang kaya niya, anti-tank. O di, why not, di ba? Kung if we can produce. Gawa ka nun, and then mag-training yung mga reservists dyan sa area, they know how to use, they know how to fight. May winning chance tayo to defend ourselves. 40 million Filipinos. Eh, yung sa Korea nga, 1,000 Filipinos, 40,000 Chinese, eh, natalo eh. Ang dami eh. Patay history yun. History yun. History yun, no? Kaya nga, yung sila, ano, sila Conrado Yap, no? Captain Yap. Pangalan na Mesol sa PMA. At saka Arciaga, Lieutenant Arciaga. You can just see, ano pa sila nun, hindi pasyado equipped. So, can you just imagine yung Filipino na well-equipped na highly modernized, well-trained na mga Filipino reservists or soldiers, kahit yung 400 million na Chinese na reservists, tapos sa atin. Tapos. Kasi kung yung 1,000 is to 40,000, yun yung rate na, no? So, for every 1 million, 40 million na in check. So, sa 10 million na Filipino times 400 million. 10 million. Eh, ang ating reservist, 40 million eh. So, sobra-sobra. Uuwin duguan yung, ano, yung mga reservist nila, call to active service. Yung 2 million nila, sisiyo sa atin yun, kung well-trained.
We can protect our country. Yung sinasabi na wala tayong laban kasi may drone sila, may... Hindi. Madiscarte yung Pilipino. Can only go as far as ng shoreline natin. Mm. They have to bring troops on the ground. Kaya in the final analysis, ang gera na yan, tao per tao. Pilipino against the Chinese. Panalo tayo doon. Mm. So, ang hinihingi lang natin eh para maintindihan ng ating mga legislators, yung may purse ng ano ng pera, eh ponduhan ang ponduhan yung armed forces. Ang tagal nang humihingi ng armed forces, tapos ang taas na expectation natin, magagalit yung mga mambabatas na tumiklop yung armed forces natin, hindi ma eh paano? Ano yung panlalaban natin? Yeah, ang gamit ng mga pako natin. ano na yan eh, kalukuhan talaga. You're masyadong mataas expectations sa armed forces natin eh, hindi naman binibigyan ng panlaban. Kaya nga sa ako, masunod ako eh, kung masunod ako, 500 billion yan eh. Kasi, makatipid naman tayo, laki na matipid natin, wala yung corruption eh. 3 buwan lang na savings yun eh. Kasi kung sa 2 trillion every year, tapon sa pagnanakaw, 166 billion every month, 3 buwan mo na ipuno yun eh. 166, dalawang buwan is 313, no? 313 plus 166, eh almost 500 na yun, di ba? 500 billion, 3 buwan na isip na ipon yun. Bigyan mo sa armed forces. Saka idagdag mo na yung travel expenses para ano, di naman lang kailangan travel expenses eh. Sobra-sobra na. Ang laking tipid mo eh. Oo. Oh. Wala na yung mga ano na yan. Total, we have so many loss eh. Or, isa rin yung Congress, downsize mo siya, 15 lang yung senator, yun yung sa akin eh. 15 lang tipid. One per region. 12 regions. 21 lang. 12 regions, NCR, ARMM, CAR. 12 regions plus 3, kasama NCR, 15. 15 senators lang, ba? Naging 24. Tapos nun, yung ano, 81. 81 provinces, kung yun yung count, 81, 82 provinces, lang, walang party list. So, from 316, na magkano kilang gastos per annum, biglang baksak yan sa 81, ang laking tipid. Wala nang gulo-gulo yung mga, yung ano na yan, yung, by virtue of proclamation, tanggal na yung ano na yan eh, yung party list ng ano. Ng, yan nga, ang tanong ko eh, ano function ng party list? Yan ang tinatanong ko, ano ba function ng party list? Wala akong makitang ano eh, advantage sa Kongreso yung party list. Tatanong lang ako ha, ano advantage ng party list? Anong kanilang nagagawa? Actually, the party list, the intention was that if there was any group in the Philippines na not getting represented because every district of, let's say, 200,000 voters in one district, yun yung ideal, they can be represented by a congressman. Kaya district 1, district 2, district 3, di ba? By population. Na pagka malaki na masyado yung isang district, magiging district 1, district 2. Kasi kunyari may 400,000 na by legislation, gagawing dalawang district. So, pero merong ano kasi, nung ginawa na yung constitution na minsan hindi ang isang grupo ng Pilipino na re-represent sa Congress. Nang kunyari, isang district, kunyari, taga Davao. Pero doon sa Davao, within that population, may subset ng mga indigenous people. Di ba? Or kaya may mga women's group na hindi nare-represent. Kaya nga, nagkaroon ngayon ng pwede magkaroon ng party list na kung meron kayong sizable na following sa buong Pilipinas, you can be represented by number of ano, kung ilan yung boto ninyo, equivalent to 1, 2, 3 seats. Mm-hmm. Depende sa makuha nyo. Now, kaya namayagpag yung mga left-leaning, yung mga
and black. Why? Kasi hawak nila yung mga probinsyano, yung mga far-flung areas na nararating na NPA at natutulungan nila. Kasi may pakikulang yung government, mga LGUs. Kaya naging effective yung NTFLK. Kasi funded yung NTFLK, sila ang nagko-cover ng shortcoming ng LGU. Sila yung nag-ano. Kaya napasag yung ano ng NPA, yung base niya. Pero meron pa rin nagtatribe, kaya meron pa tatlo na member ng ano, yung Makabayan Black. So, si Risa Antiveros galing sa Gabriela. Kaya pala nalaman yun. Oo. Nag-rise up siya sa popularity sa Gabriela. Aside from Antiveros, yung kapatid, isang magaling na ano, si Pia. Pia ba yun? Antiveros, isang magaling na na ano, journalist. At the same time, asawa sila, dalawa, ng premier. So, yun yung kwento. Kaya nga, yung kitang-kita dun sa Senate investigation sa si Senator Risa is being abusive already. Using her position to suppress and to bring down Pastor Kibuloy. What a lot of people do not know is there is a parang storyline. Si Ryan mo si Kibuloy, pipilayan mo yung Duterte. Pressure mo si Kibuloy, pwedeng ma-pressure si Kibuloy, tingin nila, and then babalikan siya against Duterte. Yung ganun ba? Hindi naman ganun si Kibuloy. Totoong Pilipino yun eh. Kaya hindi yung basta-basta ang ano. So, yung rally-rally will be effective so much, pero will not be able to bring the desired effect, yung kung ano yung ano nila. Ako, analysis ko lang, it will not. Kasi noon, sinasabi ng mga vlogger, ito na yung spark, ito na yung simula. Ay, nag-fizzle out eh. Diba? Fizzle out. Kasi nga, ang sabi ko nga sa inyo, ang laro ko, hindi chess. Hindi game of the generals. Kasi yun ang tingin ko sa chess eh, sacrifice yung pawn. Pero may nag-comment ko, yung pawn, nagiging queen. Pagka nakatama ka. Ano ba naman yung tamang makatama ka? Ang hirap nun na mangyari, makatama ka. Tama. Pero kung nakakalaro ako, nakakatama ako, queen, dalawang rook, with my pawn. Pero endgame na yon. Paano ka doon? Pagka nakatama ka, maging queen, ilan yung queen mo, di ba? Ilan yung ano mo ba, magiging pyesa mo, doble-doble. Kaya nga, whoever made that game, para bang, ha? Kasi kung titignan mo, yung pawn, umabante, pagdating sa dulo, ginawa mong... Ay, anong posisyon? Ganun sa totoong gera. Na nakapunta ka doon sa dulo, sa kabila, ano ka? Ako promote ka ng reyna ka na, o kaya crook ka, o whatever. Undesirable queen kasi lahat ng movement Dayaro na, medyo, etc. So, kaya nga gusto ko yung Game of the Generals kasi nga, yung tatlong piyesta na mananalo ka pa kung tama yung laro mo. Wala ko sinasacrifice. Kung meron man, it's part of strategy na magfe-faint ako, lusob ako dito sa kanan, nakala mo, lakas-lakas . Tapos ang basa niya, yun na nang laro ko, ang basa niya, pumasok yung 5-star ko. Dating 5-star walang takot Basta grasang ganyan. 3-star lang siya, okay, 4-star. Kasi kung titignan mo, yung psychological mindset ng kalaban mo, pagka siya dumidepensa, conventionally, hahatiin niya yung tatlong malakas. Sa left, middle, and right flank niya. Tatlong malakas, dalawang spy at isang 5-star. Sumagasama yung 5-star,
pwede ka mag-split dito sa gitna, kusama nila kayong 5-star. Dalawang spike dito, left, middle, okay, dito yung 5-star sa gilid. Mm-hmm. Or 5-star, dapat ka. Inihiwalay mo. 5-star, kung lumusok ka dito with 5-star, dilitaw yung 5-star niya. Di ba? And so on, dito, etc. So, kaya maganda yung kombinasyon yung sa akin, ang ginagawa ko, 4, 3, 2, 1, kernel. Atake yun. Dinitaw at lumitaw yung magagaling niyang piyasa. At chances are, mapapatay mo yung mabababa niyang piyasa. Siyempre, in doing so, inaano ko, binabasa ko siya. Or pwede rin, pasok yung 5-star, the only one that can beat a 5-star is dalawa. Spy. So, pagka, ang ginagawa kong style, pagka yung sumagasa yung 5-star ko, pagkain na ganyan, sasabay dito, hindi kaya 4-star muna, pagpasok ng 4-star, nakatapat na yung 5-star. So, meron siya pa yung 4-star, fishing na yon, fishing for pie. Pagka nakatatlong kain na yung 4-star ko, at wala pa, buhay pa, ay sagasa na yon, giveaway na siya. Kasi isang nakapatay na ako ng 3 or 4. Which na siya, ano, kota na siya. Kung ano man yung rabo niya sa akin, nakapatay ng 4, pwede na, pamigay ko na. And then, get intel information, nasaan yung spy. Pasok ngayon, pa, kain siya, patay, kumain yung spy, pasok ngayon yung 5-star. Private, di ba? Ha? Private na sa spy. Nilulutok ko yung 4-star ko na walang private na kasunod. Okay. Harakiri. Kung baka sa ano, parang kami kasi. Pero pagka nilus ko yung 4-star, hindi individual kasi futile yon. Maganda, yung 4-star, may 3-star, may 2-star, kaya left and right combination. Left, right, then front. Ganun ba? And then minsan may spy. Kasi kung may kumain sa kanya, kung 5-star yung kumain sa kanya, sumusunod yung spy, akala mo private, ganun-ganun. Psychological. Ayan, ganun na. Kaya nakakatuwa. I like the game. May bluff pati ano? Yeah, may bluff din. Pero minsan, yung magagaling na player, kinukol yung bluff mo. Ay, sa tournament nga, sa tournament, yung mga kasama kong player, ninenervyos eh. Bakit? Yung bluff ko nasa harap eh. Yung bluff ko nasa harap. Bluff yun. Pang-bluff yun. Ay, di tournament na pang ano na yun eh. Pang master na yun eh, di ba? Isipin mo yung bluff mo nasa harap. Lang yan. Kaya nga. Psychological lang. Reverse psychology, kumbaga. Nanonood yung mga fourth year eh, nakaklase ko sa Mapua. Nasabi, na sinisipa nila ako, dato, isilam. Nasa harap yung plug. At nasabi ko, paturin niyo yung sarili niyong game, hayaan niyo ako. Ginawa ko na rin yun, Sir Dado. Yung plug nasa harap. Ano yun, pang reverse psychology nyo, umabati pa. Minsan nga yung plug eh, dating spy eh. Pero delikado rin mo kasi pagka, ano, aabulin na sa damakal private. Aabulin sa damakal ng private eh. Kaya nga, ano, maganda yung may pababasa ka na piyesa. Minsan, ang kalabang ko sasabihin, dinaya ko siya eh. Bakit? Yung reklamo, dinaya. Eh kasi daw, yung 5-star ko, alam niyang 5-star, pero actually, spy. Na ang dating ng spy ko, 5-star. Yung dating ng 4-star ko, 5-star. Yung dating ng 5-star ko, spy. Hilong-hilo siya. Hilong-hilo talaga siya. Tapos pagka tournament, sinasabi ko sa mga kasama ko, bro, panalo niya yan ha. Losing ako, talo ko. Talo ko. At overconfident yung kalabang ko. Eh, talo ko eh. Kasi dami kong piyesang nakain sa akin eh. Pero pabor sa akin yan. Ang sa akin eh, kahit nga 2-1 o 3-1, piece advantage, siya, yung kalaban, okay lang sa akin. Basta meron akong position advantage. So, anytime na gusto kong mag-strike,
ano siya, kupot siya. Kasi objective naman, plug eh. Kaya nga, yun niya, taong bayan, AAP, PNP, yan lang yung tatlo na yan. You can win the fight, no? Kailangan, united ang taong bayan. Kung yung pabitak-bitak ang taong bayan, kanya-kanya, if you want that kind of Philippines, go ahead. Filipinos na sobrang wise guy, sobrang filosofo, sobrang payat, yung ganun ba? Go ahead. Kung ganyan ang gusto niyong Pilipinas, itong mga vlogger na loko-loko, na ano pa, yung titirahin pa yung mga Duterte, yung mga sila Pastor, o kaya yung SMNI, tsaka yung kapwa vlogger, no? Yun nga. So, walang kwentang Pilipino yung ganun. Walang kwentang Pilipino. Tsaka may mismong vlogger na ano, na pagka yung asensado na sila, nawawala na yung kanilang ano, yung pagmamahal sa bansa pa. Pagmamahal sa taong bayan. Meron ganun. Sa una, pak. Tapos, bulta biglang. Ha? Bulta. Bulsa nila, mahal nila. Yun nga. Yun nga nakakalungkot na nawawala na yung ideolohiya nila. Nung unang nagbablog sila, ganito, ganyan. Tapos, nung makaranas na ng ano, ng milyones, wala na. For the views na. Hindi, wala akong tinutukoy siya dato, ha? Pero may nakikita ako na mga ganon. Na nawala na yung kanilang ideolohiya sa pananaw sa buhay para sa taong bayan. Pera-pera nga. Wawa. May nakikita akong ganon. Ayoko na magbanggit ng pangalan pero marami sila. Ibang gandang isipin ng transition, kung 100 days yun, and that bawat araw meron na pag-uusapan na isang issue, and then may na isusulat, may na ikakamada na yung gusto natin. Imagine kung 100 days yun, you have 100 issues, okay, 2 days para sa isang issue. Imagine. Yung ano yun, dali eh. Kunyari, yung budget nga from 2024 budget, rescinded siya. Kasi ang dami insertion, 5.7 trillion, balik tayo. Pwede nga, balik tayo dun sa 4 trillion eh. 2020 budget, 4.1 trillion. 2020, 2024, di ba? Layo, nang balik. But that is just a 4.1 trillion budget. Kung titignan mo yung 5.7 trillion, i-minus mo yung 20%, yung 40% dun, that's 2 trillion, lumalabas 3.7 trillion. Diba? Eh, tumapon doon sa 5, tatapon sa 5.7, di pa nangyayari. Kasi ano pa lang tayo, Marso eh, first quarter. Ang tatapon doon is 2 trillion sa bulsa, pupunta ng mga politiko, tapon talaga yan. So, ang talagang pumasok lang na pera sa talagang intensyon ng gastos is 3 trillion, 3.7 trillion. Might as well, balik tayo sa 2020 budget na 4.1 trillion. Meron pa na dagdag, di ba, sa 3.7 trillion, di ba? If we do it properly, meron tayong death penalty, walang corruption, zero tolerance tayo for corruption, and yung masisave natin, kung ang budget noon ng 2020 ng armed forces is around 200 something billion, konti na lang kailangan. Para sa, hindi, sorry, mali ako, rephrase. Kung ang budget ng armed forces is 250 something billion, dagdagan pa ng 500 billion para sa kanyang modernization. So, effectively, immediately, it can create the defense industry that it desires. Diba? And it can organize immediately and start the training of all 40 million reservists all over the country. Therefore, in 1 year, with such money, we have trained physically or at least organized our reservists. And then for the second year, another 500 billion, we would have effectively trained them and then equipped them. Di ba?
Kasi yung defense industry mo, papasok na with the same 500 billion, under na yun, kasi doon nalang kailangan na isang manufacturing facility ngayon ng mga baril. O, titagdagan mo, ito, bili kami, bibili kami ng stake dyan. 60% pa rin kayo, 40% ang government. Hati tayo ngayon doon sa kita, di ba? Okay, bili natin, 60% yung atin sa government of the Philippines, 40% kayo, you retain management. Pero, expand kayo, you supply 40 million firearms. Una-una ngayon. Ang instance ngayon, kung sinong reservist command ang unang makatrain at makasunod. Ano yun? Makasunod sa atin, kung sino ang unang makasunod doon sa mga requirement, siya yung unang aarmasan ng kompleto. Di ba? Or, siya yung unang makatanggap ng mga battle tank o ng mga helicopter o mga missile system, shoulder fired weapon, mga ganun ba. Eh, pwedeng gawing incentive eh. Yung degree of training, yung completeness ng training, and yung pagbigay ng equipment sa kanila. So parang ano, yung carrots and stick ba, plus may capture back, mag-train ka, magagaling yung official mo, matrain yung buong command mo, all 200,000, isang core, 200,000. Isipin mo yun na 40 million, i-divide mo yun ng 200,000, ilan yung ano mo, core mo? 200? No? Mga ganun, di ba? 200 o 20. 20 times 200,000. 4 million lang yun. E, 4 times din. 20 times 200 na core. Isipin mo yun, 200 na. Grabe yun, dami nun. No? 200. So, ang training mo may sniper. Hindi ka mag-engage eh. Kasi defensive nga lang tayo eh. Sniper ka. Naka-position. Alam nyo yung terrain ng sarili nyong probinsya. Alam mo yung bawat hukay, bawat creek, bawat tunnel, bawat kuweba, bawat high ground, di ba? Bawat approach. Advantage yun. Oo, home ground eh. Ikaw ngayon yung bida ron. Panalo ka ron. Kaya kinakailangan mo lang doon maglagay ng mga trap ng mga ano defense mga pillboxes o mga kung saan maharang yung tanke kung may invading force, di ba? O para saan mo yung anti ano mo, yung ano tag doon, yung mga SAM mo, missile sites mo na nakatago pagkaya ng air force nila. O yun na, o saan yung drone mo, underground na runway, di ba? Na lighted naman siya kasi naka-solar, etc. Whatever. Imagination na lang. So, lipad yung drone mo, safety from any targeting, ekek. Tapos yung piloto mo, doon lang nakatago. Hindi mapatay-matay yung piloto, palitan mo kasi may drone factory eh. Yun yung matibay na Pilipinas. Neutral. Di mo kailangan Amerikano. Di mo kailangan. Ang pwede, kailangan mo yung mga produkto nila. Tapos kalasin natin. Okay, mag-arrange tayo ng technology transfer ek para we develop yung why reinvent the wheel, di ba? Kita mo yung mga kunyari, galil nila, yung mga Sikh o whatever, yung ibang countries, di ba? Mga jet nila, kalasin natin, and then do it better. Let our scientists, let our engineers understand the wheel. And then let's do it better. And then eventually we have our own pilot na products testing, and then durability test, etc. Proving it. Pagka okay siya, benta natin palabas. O may order na tayo ngayon. Sasali tayo sa mga defense show. Diba? So, yun yung ano. Create para trabaho yun. Diba? kaya nga, it's so nice na kung sana yung mga leader natin malayo yung pananaw at may imagination, hindi yung posisyon yung habol ng iba. Pumunta sila, kumain lang, pizza pilot yun, nalaman na merong
merong piyesta, siya pumasok ka, na-elect ka, and then nandun ka para lang sa pasikat ba, na natatawag kang presidente ng Pilipinas, wala kang ginagawa, hindi mo na alam paano. Ayun, yung ano natin ngayon, yun nangyari. Nag-botabil siya, nag-gimmick siya, salita-salita, sweet talker, sumakay sa mga Duterte, like kay BP Sara. Kasi kita mo naman si BP Sara Sinday. Ano talaga malinis eh. Yung ang tingin mo sa kanya, parang di makabasag ng pinga, pero nanununtok. Yung ganun ba? Naalala kay Sierra. Kung titignan mo, parang tame na tame. Yung the way he speaks, no? Bisaya man gyud ng ano yung titignan mo talaga yung ang anumang magsalita malumanay ang aura positive. So sinakyan niya yon eh, putya, nanalo si Gago, nanalo tapos noon eh if kung ginawa niya yung pangako niya eh, he could have been or still in being the best president ever was, talo pa si Digong, pero hindi eh. The worst in the making. Kasi sumira sa kanya kung yung ano, yung drug ek na yan, kung lumitaw yung pulboro na yan, yari siya din talaga. And it lang propelled si Inday Sara. Ang mali lang doon sa drug video na yun, yung 10 years na ano, pati ako, nagsalita ako ng June 30 kasi na-appreciate ko yung timing. Kasi nadidinig ko eh. Ang una kong nadinig, mga tate, mga sikat, credible na mga Duterte na personalities, no? Hindi lang vlogger eh, personalities. There's a time for everything, there's timing for everything. So, anong timing pinagsasabi nila? Eh, may pulburong video, dapat labas mo na yan. And si Brother Travelers, nung in-interview niya ako una, nung sinasabi niya, eh, kung siya masunod, labas na niya. And then I have to explain to him yung June 30, yung constitutional provision, para maintindihan niya yung repercussion nung kung ngayon mo ilabas, pwedeng mag-fall si Marcos, akyat si BP, 4 years lang si Sara. Kaya nga, na sinasabi ko, kaya nga, dinidelay hanggang June 30. Because walang mangyayari, isang biglang labas yan, timbog siya eh. Di ba? Timbog siya. Wala siyang takas doon. And yung sinasabi na iba, di, may hawak daw ang military. Imagine, hawak na ng military. So ako, masama loob ko, kung hawak, kung totoo, question mark, kung hawak talaga ng military, how come yung military nakikipag-conspire? Term eh, na pumapasok sa isip ko. Nakikipag-kwentuhan, isipan, nakikipag-kontsaba, na, sige, June 30, payag doon kami sa June 30. Para 10 years. Yung ganun ba? Ano ba yan? Parang dinadanggit. Hostage situation ang admin. Bakit ganun, di ba? Ang sa akin, ang pinakamaganda, tapusin na. At kung ang iniisip eh yung 10 years, no? And then, i-delay yung kanyang proclamation. Kaya nga, transition. Yun yung sagot ko. Pwede. Option 6. 19 down. Option 6 tayo. Transition tayo. Na isang downhill, mag-transition, ilatag lahat ng gusto ninyo. Kaya, 100 days transition, 100 days to meet daily, no? Kahit Sunday, kasi sorry, kasi yun yung requirement sa transition, ek na yan, team na yan, umuo kayo, sacrifice yung 100 days. Every day you have to meet, kung pwede hanggang gabi, tapusin yung isang issue, isang araw, kung hindi, i-defer ninyo, pero merong mga i-imbitin kayo, pero you can hold the basket kung ano-ano ilalagay ninyo, pero at the end of it, matatapos nyo within schedule yung 100 na issues. Kung merong 100 issues, kayo nasasabihin. From now hanggang kung kailan, April 9. So, kung nilabas yung video,
na sinasabi nila banat by mga banateros doon sa SM April 2 ilalabas nila. At kung nasimulan ninyo na magsalita na, and then bigla nagkaroon ng ano, eh matapos ito ng April 9 at may nangyari, ano ngayon na magiging format? Hindi natin alam kasi wala naman tayo sa inner circle nila. Wala ko, wala ko. Hindi naman ako kumukontak sa kanila eh. So, I'm just trying to think aloud and explain and awaken kayo, taong bayan. Binibigyan ko kayo ng importansya. So, ang pinakamaganda niyan, nakapagsalita tayo. Ang gusto natin mangyari. Therefore, may latag ninyo natin yung expectation natin. Kasi sino ba talaga dapat masunod? Di ba tayo? Sino ba ang bida dito? Tayo. Sino ang boss? Tayo. So lahat. Kaya nga ayokong tumakbo eh. Parang dinedemote ko yung sarili ko. Kasi nandito na ako na bossing ng mga kahit sinong hinayupak na politiko, tapos bababa ako para maging congressman, senator, di ba? Eh, bakit? Eh, corrupted yung agency eh, yung institution eh. Gusto mo ispasara eh. Para ayusin eh. Di ba? So, yun yung ano, yun yung mas mahalaga sa akin magkaroon ng in the event na magkaroon ng option 6. Eh, doon ako sa 100 year transition. 100 man, 100 days transition. 100 years, ang tagal nun. Grabe yun, no? Good morning, Nathaniel, Chris, Ann, B, Silio. Silio ba? Oh, Silio. Morning po. Lynn, Tasha, ang daming ano, ang cutie ng dog nyo, Captain. Ako, kala ko ako eh. Ang cute nito. Yung pala, aso, no? Okay lang. Marami sila, oh. Ito isa, oh. Ano? Babae rin to. Siguro, yung sa akin, Sir Dado, yung aking, ano, next generation na siguro niya. Ito. May mamayari na yata niyan, eh. Ito, Puntes, to. Yan, si Bash. Yan. Buntis yan. Oh, puti nanay. Puti, ah, puti tatay. Ito, babae. Hindi, ibig sabihin, buntis ba? Lagi kong katabi. Oo, lagi kong katabi. Si Losa to, ayaw sa katabi. Oo. Basya. Pakasabi kayo, mama, reserve ako na isa, ha? Oo. Tapos nun, ito naman. Kung magkano yung presyo, babayaran ko na lang. mura lang, mura lang. Sa'yo, 100 million. Tatakbo pero, ko eh. pero bro, yung ano, yung sinasabing pulburon video na yan, I doubt, hindi ako niniwalang ilalabas lang ng April 2. Hindi, malabo yun. Hindi ako niniwala sa kanila, parang ano yan eh, parang naglalaro nga sila ng ano yun, naglalaro sila ng chess, magmove sila ng isang pyesa, pamblap lang ba? Hindi pinayagan yung venue sa Bulacan. Sa 8. Biglang labas yung salita tungkol sa video. Yung pulburon. Pamblap yun, pamblap yun. Eh, kaya nga... Sa akin lang, ha? Sa akin. Sorry sa mga ano, no? I think it's wrong already. Sorry, ha? Pero, I think it's wrong. Eh, na nakukompuse ang taong bayan, eh. Tama. Na magiging pawn tayo eh. Sorry ah, pero there's got to be a better way of doing it. Kung talagang may offense yung administration, sabihin na natin. Kaya nga sa akin, from now, palakpasin lang natin tong ano, tong Holy Week kasi para sa Diyos to eh. Palakpasin natin. Effective April 1, ayan, simulan na. Magka-post na kayo. Ako daily, magpo-post ako. Gagawin kong post yan. No to corruption, no to ano. Eh, take down nila yung ano ko, yung Facebook ko. Bakit? Eh, right ko yun. Putsa na, guys. Ipasasara ko yung ano na yan. Pagka umikot ang gulong, kayong mga fact checker, yari kayo.
Ano animal kayo? May mga nangyari kayo. Eh, matalaga, tinatarantado nyo Pilipino eh. Pilipino rin naman kayo. Bakit nyo sinasabort yung ano, yung ano ng taong bayan? No? Kaya may kalalagyan kayo mga fact-checker. It's a threat, no? It's a threat na may itutuwid namin yon yung mali ninyo. Hindi dapat ninyong isara yung i-restrict niyo account ng tao nagsasalita. I-restrict ninyo pagka ang ipinopos ay panay kalaswaan. Yung opinion mo, belief mo, freedom of expression yon. Eh, na-guaranteed ng constitution yon. And you are violating the constitution. Kaya mga fact-checker. Eh, bawi, it has violated the community standard, hanip eh. Eh, saka na kami napanood pa ako dyan, Sir Dado, hindi lang pinapak-check. Dalawang babae, naghahalikan, ano ba yan? Diba? Parang pangit. parang niyurakan na nila yung ano, yung sa'yo, katawan pangit, ng kababaihan. Sa'yo pangit, sa iba, like. Ang dami pang views. Eh yung umahalik sa aso. Pwede yan, pwede yan. Alagay yan eh. Alagay. Kaya hindi ako na ano. Gerardo, mga 15 ano na lang, sagot to sa mga comment. Sige. Pwede pa ba? Ay, 4 na oras na tayo. Grabe ka, oh. Hindi pa natin. Gusto ko mag-break yung 5 oras kalahati natin eh. Link pa siya, like naman po tayo dyan. I-like mo yung kanya, no? So, nang balay na like mo ni, ano, Duke Sullivan. Tapos nun, Jing Unciano, hello po. Hello din, Jing. What the Fuck Studio Incorporated. WTF. Matulog na po kayo. Uy, matulog na kayo. Ayoko. Nag-pimentation nga kami. Matulog na po kayo. Pahinga na kayo. Ayoko. Nag-pimentation kami. Ayoko. Pero, okay lang. Maraming salamat sa gusto mong patulogin ako. Wala kasi eh. Oh, walang magawa eh. Patulamat nga ka. Pinag-usapan namin Pilipinas eh. Margarita Estrada, hello po sa inyo mga sir, nakikinig po ako sa inyong topic right now, watching here in Seattle, Washington. Shout out sa mga taga Seattle. Mga taga Seattle, Washington, USA. Ang tanong ko, malapit ba kayo sa Baltimore? Kasi may balita sa Baltimore, kahapon lang, kausap ko si Ma'am Neva, yung asawa niya, si Mr. Bruce. Ang balita niya, yung bridge dun sa Baltimore, 1.6 miles, eh, tinamaan ng isang vessel, yung cargo vessels, yung tulay na yun sa Baltimore, at kumulapse yung tulay na yun, yung sa Baltimore, 1.6 miles, ang haba. Nabalita mo ba yun, Sir Tado? Hindi naman, hindi ako nakikinig na, busy eh. In-interview mo ako. Hindi, yung ano, kasi in-interview si Ma'am Neva Bruce, yung asawa niya, isang British. Yun, yun nga, nung madaan siya ganun, tinatanong kasi, kung po pwede niyang ibigay sa akin, yung, nahadabok ito na, yung kanyang, yung kanyang GoPro, kasi binili niya yung GoPro na yun sa kay Miss Neva. So nagpaalam siya na pwede bang ibigay ko na lang yung inirgalo mo sa akin na GoPro dito kay DIY KKBs. Sumagot naman si Mr. Bruce, okay, that's fine. Sabi, we can buy another one. And I would just like to announce you that the bridge in Baltimore, 1.6 miles, is collapsed. Yun na, nabangga ng isang vessel ship. Container vessel ship. Kaya nung tumama yung vessel ship na yun, collapse yung bridge. Kaya, ayun. Ang dami raw namatay doon. Sabi. Grabe. Yun. Going back, saan pa tayo? Si Lynn Tasha. Ulit, I think federalism
is the best kasi kung may corrupt na politiko, kita agad. At saka kung merong hotline, one can report yung politiko na ano, na loko-loko. Kahit sino, anong level, anong antas, anong department, di ba? May hotline. Pwede nga i-require na yung mismong nakaupo doon na head of agency diretso sa kanya yung hotline para may information, may feedback mechanism. At depende kayo sa nagpapatakbo kung yung tao eh intention na talaga niya na walang corruption. Masisipa. Ako, suggestion ko dyan, ang tatanggap ng tao, suggestion ko lang to, military ang dapat naroon sa phone. Para walang ano, alam ba yun? Yung walang magiging focus. Merong mga gusto ang military, pero merong ayaw din ang military. Meron niya ang gusto. Iupo kagad si Sare. O de, meron namang gusto, military muna, iupo. Meron naman yung military, sinasabi, huwag niyo kami involved. Ganun. Ayaw namin makurap. Ayaw namin ano, maging politicized. But sooner or later, the armed forces and the PNP will have, the leadership will have to face that dilemma. Kung saan kayo? Taong bayan? O sa floundering na BBM administration? Saan kayo? Tataguyin nyo ba yung isang gobyerno na hinayaan ng korupsyon, na may question sa droga, may question sa tsatsa, pagdustay ng pera ng taong bayan? Doon ba kayo? O doon kayo sa taong bayan na na talagang siya naglulukluk ng mga tao, siya nagbabayad ng taxes para sa inyo, at siyang may karapatan talaga na may sabi, may dikta kung ano ang tatahakin na Pilipinas. Yun ang gusto kong maklaro sa inyong lahat, ha, mga taong bayan, mga Pilipino. No matter how you look at it, the power is really sa kamay ng taong bayan, Pilipino. You cannot affect a constitution. It's just a piece of paper unless ratified by the people. The people. Whatever country. Whatever country, you cannot put somebody in power if not being elected by the people. Kahit saan party ka pumunta ng mundo. Kahit dictatorial ba. Kahit yung ano, yung mga authoritarian. Binoboto pa rin nila yung tao, eh, di ba? Kaya party ang bumoto o kung yung ano. Kung titignan ninyo, lalo dito sa Pilipinas, kahit sino ilagay mo na presidente, binoto natin eh. So ano pagkakaiba nitong BBM na matatakot kayo na hindi pwedeng sitahin, hindi pwedeng tutuwid? Eh kamuna, nung eleksyon, bait-bait niya sa tao eh. Kamay-kamay na ganyan, selfie-selfie ganyan, di ba? Nakakainis yung galong klase mga tao. Balat kayo eh. Yung ano eh. Peke. Eh, anong gagawin nyo sa peke? Papabayaan nyo na maging peke siya, gagawin tayo? Papabayaan nyo yung mga congressman at senator na gagawin tayo? Hindi pwede. Because kung hindi nyo papansin ninyo na di kayo tatayo, para ituwid yan, para sabihin nyo na, simple lang sasabihin nyo, tama na, ayoko ng ganyan. Ano ba kayo? Di ba? Kung kulang na lang, short of murahin mo eh. Di ba? Kaya nga sabi ko minsan sa vlog, gusto ko lang tawagin nila ako at mismong on the spot, murahin ko sila on national TV, mga putrahis kayo. Sorry for the ano. Mga PI ninyo, hinayupax kayo. Yung resolution 10, sagutin nyo na muna, tsaka ako kayo sasagutin. Kayupaks kayo, kung mag-asta kayo, kala ninyong kayo yung ano, pero pagdating eleksyon, ang babait ninyo. Tama. Kaya nga sa akin, lahat yan bagsak. Lahat yan. Sorry kung sa, iba nga eh, kaibigan pe. Kaibigan talaga. Yung iba, ano pe, schoolmate pa nga eh. Yung iba dyan eh, talagang binoto ko. Lahat ng binoto ko, lumabas dyan eh. Hindi ko, ang pera lang na nawala lang dyan, si Gibo. Eh kasi pumasok si, ano eh, si Risa eh. Pero, lahat yan, naboto ko eh. Kaya nga, walang niya. Eh yung
papasok ka sa Senado, ilalagay mo yung death penalty. Isa ka, boboto sa'yo, 23, ayaw. O kaya 10 kayo, 13, ayaw. Wala rin. Pero mapapasa. Yeah, yun yung nagiging sistema natin. Nananaig yung pera. Eh, kung titignan mo talaga makabayan, ano rason mo para hindi mo ipasa yung ano, death penalty? Ano yung pagkakaintindi nila? Ano, talaga bang mga Kristiyano sila? Eh, ba't nila ayaw nilang tanggalin yung Resolution 10? Di ba? Why the double standard? Bakit hindi may pasapasa yung ano na yan, yung ROTC bill na yan, yung mga ano na yan, yung mandatory service, but hindi maipasa yung ibang mga batas, pero pagdating dyan sa tsa-tsa, ay, willing sila ipasa yung ano, yung ano sa tsa-tsa. Pero yung mawawala yung boto nila, abla sila sa Senado, abla sila. Ayaw nila nung gustong style ng Congress na isang butuhan lang. Di ba? So, ngayon, kontra-kontra, et cetera, et cetera. Pero, nagbo-boda bilang sila, paralabasin, eventually, taro tayo. Kasi mapapalitan nila yung ano, and then hanggang sa pupunta sila sa term extension na. Ay, nako. Kaya nga, kung hindi tayo magsasalita, wala, talo. Talo ang Pilipino. Kaya nasa inyo eh. We have done our part. Sasalita ako. Eh sabihin nyo, mamuno kami. Hindi ako pwedeng mamuno. Kasi, yung dapat magsalita, si BP Sara, siya dapat yung mamuno. Di ba? Siya dapat. Ba't ako mag-ano? Hulaan ko yung tao. Tama. Siya yung may 32 million na boto. Siya dapat yung tumayo kasi siya yung successor. Siya dapat yung magsalita para i-lead kayo. Kami, we can just facilitate. We can just help out, help her out to be a successful public servant na afford her all the help that we can give her the term na 10 years so that she can become the best president ever, better than her dad. Di ba? Sama. Yung Duterte na production line. And then, ang susunod dyan is yung mga kapatid pa. Pero sasabihin niya, eh, putsaragis, ano na yan? Duterte factory na. Dynasty. Dynasty. Okay. Kaya nga, there's got to be some talk regarding dynasty. Kasi, nung ginawa yung 87 Constitution, yung ginawa yung Constitution na yan, eh, ayaw nila nung Marcos Dynasty. No? At nung ibang political dynasties na all over the country. Maganda yung intensyon ng batas. Pero, paano kung yung pamilya, for example, Duterte, na maganda naman na showing, o kahit di na Duterte, iba namang pamilya, na ano kung sikat ng pamilya sa ano, sa public service sa iba-ibang probinsya, di ba? May mga ganun eh. Yung lalaki, tapos yung asawa, tapos yung anak, di ba? Sunod-sunod. Kasi tested sila ng taong bayan, kaya binoboto yung asawa. Kasi yung lalaki na magaling, in-endorse yung asawa. Tapos lumabukuman, okay yung asawa, in-endorse ngayon. Hindi bumalik yung lalaki, yung anak naman. Kasi matanda na yung lalaki. Dahil so, okay yung intention ng batas. Pero bakit up to now, wala pang implementing ano law? Eh paano? Yung mga mag-implement, gusto rin ng dynasty. Nakikinabang sila. And ito, bro, ganito. Dito nga sa amin eh, ba't may nangyayaring ganun? Walang kalaban yung ano, yung halimbawa, kakandidato kang kongresista, kakandidato kang gobernador. Walang kalaban. Kaya, kumbaga, walang kalaban. Pag tingin mo sa balota, putya, sino boboto ko? Eh, isa lang yung choices dito. Choice dito. So, no choice ka na wala. Kahit bumoto ka at hindi, yun pa rin naman nanalo. So, ano nangyari sa COMELEC na bakit ganun? Pinahintulutan nila yung isa lang ang kakandidato. Yun lang ang ilalagay nila sa balota. Na isang tao lang ang kandidato. Wala choice sa tao. Ito to naman walang kandidato ng iba.
Yun yun eh. Or declared na nuisance yung kalaban. Hmm. Because umandar yung pera-pera. Pwede, di ba? Hmm. So, maganda yung mabago natin yung electoral system natin na walang gamastos na politiko. Walang babawiin. Eh, kung meron kang, ano, kumili kang pontuhan natin. Hmm. Siya yung kumita. Siya yung magano, print ang lahat ng gusto mo ipaprint. Isang template lang. Wala na nga ano eh. Wala nang creative arts lot. Isa lang. Isang sistema lang. Ilalagay yung mukha mo, pangalan mo, nandiyan na lahat. Vote, ganyan, senator, etc., etc. Mm-hmm. But then, kung gusto mo, pati yung qualifications mo, ilagay mo, di ba? Kung ilan liner lang yon o whatever. Isang template, sabay-sabay, isang billboard, nandun lang, doon lang pwede. Pagka may nakita ng isang takedown, kahit sa loob ng bahay, takedown. Ayun yung batas ng ano eh. So, hindi mo pwedeng gawing excuse na ako, private citizen, nilagay ko sa bahay ko. Hindi, election ngayon eh. Election. Bawal yan eh. Kasi equal yung playing field. Walang lalamang sa kandidato, sa kabilang kandidato. And it is the taong bayan ang mag-decide kung nuisance yung tao o hindi. Kung nuisance ka, taong bayan, hindi kayo boboto, nuisance ka eh. Di ba? Hmm. Pero yung Comelec, at magsabi na nuisance candidate ka, eh mali. Sa akin ha, pananaw ko. Bakit? Hmm. Ikaw nang bumoto eh. Para sa taong bayan, tinanggal ka eh. Eh ano yung, may right yung taong bayan siyang pumili, kaya nga right of suffrage eh. Ikaw, taong bayan ang boboto, sila yung seselect, hindi Comelec. Di ba? Hmm. Kaya nga kung may equal yung level na yung playing field, chances are, we get the better candidates. Hmm. Kasi mga ex-military men, tatakbo, ex-ex na teacher, ex-ex na ano, lawyer or whatever, businessman, anyone who wants to serve yung kanyang locality o kaya on a national level, they can run equal yung playing field. They don't have to spend money. All they want is to serve. Basta may schooling, ha? Okay ka kumandidato. Pag wala ka schooling, wala. Hindi pwede. Yeah. Because we standard. Pasok ka to sa academy, you get your certificate, you present it to Comelec when you're going to run. But kung kulang ka sa schooling ng pagiging politician on a national level, because X hours is your requirement to become a national leader. X months is equivalent to this level only, governor, mayor, di ba? One week, barangay captain. Yung ganun ba? O one month, barangay captain. Kaya nga kung mag-aspire ka ng national, abe, dalawang taon mong pagbunuan yun. Kung may bala ka mag-national, mag-ano ka, mag-schooling ka. Kaya nga. Diba? Mas maganda kaya, yun. Kaya, para may alam. Kaya nga, kahit tumakbo nga, kunyari, tatakbo tayo, takbo kang presidente, takbo kong vice, o eh, meron na naka-implace na ganun, abe, kung may bala ka sa 2020, abe, schooling ka na. And that increases the chance of the Filipino people na regardless kahit sino ang ma-elect, eh tumaan dun sa scrutiny ng mga taong magagaling dun sa academy na ilalagay mo. Because yung mga instructor dun, panay mga may moral values, may mga talino, political science, etc. Na may mga iimbitahin sila ng mga speaker, magsasalita, and that will form the nucleus ng how you will run the country on a national scale. Galing! Di ba? Ganda yun. Kesa doon sa napakasimpleng halalan, kahit sa'yo, na ikaw itambay, pwede kang kumandidato. Di ba? Parang pangit na wala ka man lang kalam-alam, kanto boy ako, kakandidato ako. Kaya ko yan. Ganon. Pasensya na doon sa mga artista. Artista ako, sikat ako, may puhunan na ako, kilala na ako eh. Pero wala ka namang alam na kung anong pamamalakad ng isang mayor, isang gobernador. Ang puhunan mo, sikat ka kasi nag-artista ka, yung susuntok-suntok ka doon, babaril-baril ka doon.
Tapos kilala ka ng taong bayan, pag kandidato mo, nakita yung pangalan. Uy! Oo, kaya niya nga, nagbutot-butot lang, di ba? Gumanon, gumanon ganun lang. May kaso siya. Di ba? May kaso siya. Naka-recover siya eh. Ayon yung bayaran yung, magkano yun? 100 something million sa doon sa Napoles na ek-ek na yun. Kaya nga, something is terribly wrong sa atin. Unang, Pilipino, madaling makakalimot. And then we keep on forgiving people. Kaya nga, it's very important na tayo, taong bayan, magsalita, tumayo, magsalita, sabihin yung gusto natin, laman ng utak, laman ng puso, para ma-appreciate ng kusino man ang uupo. Kung magkaroon man ng transition, ma-appreciate ng transition na team o council o whatever what you call it, kung junta, whatever. Wala akong pakialam kung ano man yung mangyari dyan because I do not intend to join the fray because I hate it, really. I hate it. Hindi ko type yung makipagplastikan eh. Galit ka na doon sa tao, you have beso-beso ka pa eh. Di ba para? Ay, nako, Diyos ko. Sa akin, yung gago, sabi mo, gago ka eh. Mali yung ano mo eh. Yung style mo eh. Yung ganun ba? Kaya makikita mo, lahat tayo may abla doon kay Tulpo, kay Risa, Ontiveros. O, eh, pati yung mga ibang senator, di ba? Pero pagka nagkaharap, parliamentary korte si walang yahay. Di ba? How can they, Kasi nga, plastikan. May nasabi nga, politics is addition, gano'n. Eh, pero first and foremost nga, politics is serving the people. Yun yung, gusto mo nang, position, title, sweldo ka ng tao para patakbuhin yung bansa, the people deserve no less. Dapat yun yung standard natin. Eh, ilang taon na tayong ganyan na paulit-ulit eh. Di pa pa kayo nagsasawa. Kaya kailangan nga, magtapos muna sila sa academy. Hindi po pwede, yung halimbawa mangyayari, ayaw na natin, nilahat natin yung mga trapong politician na yan. Mag-aaral ulit sila. Pwede pa ulit silang kumalipay. Pwede silang bumalik. Basta makatapos lang sila sa schooling nila. Pwede naman yun eh. Oo. Pero yung sasabihin mong yung pa rin ang gagawin natin, wala. Sabi ni Lian Pogi Dula, I mean death penalty for government people first at later na ang taong bayan kung maklear na ang mga nasa government. Hindi, para sabay-sabay yun, death penalty. Hindi, kung ano sabay-sabay talaga. Hindi na para sa kanila. Kasi may mag-implement naman eh, PNP. We have the police force naman nationwide to implement it. Wala naman mabago eh. Yung dati, inuhuli, tapos kinakasuhan. Ngayon, uhulihin, kakasuhan, bala yung korte na death row ka ba o hindi. Yung ganun ba? Kasi kung pasok ka doon sa crime ng death penalty, ang parusa, which is corruption kunwari, and then droga, and then heinous crimes, at saka economic sabotage, pasok ka doon, magtanim ka ng bala sa airport, death penalty ka na. Madali yun. Ngayon may nagsasabi, sir, iba-iba yung degree. Pero, ba't ko pahirapan yung sarili ko, pahirapan yung mga lawyer natin, tsaka mga judge natin, iba-iba pang degree na gano'n? Ewan ko, bahala silang pag-usapan yan, basta sa akin, mahalaga, death penalty installed. Para merong kakatakutan yung tao. Ba't ka ba magnanakaw kung alam mo mamatay ka? Puputulan na lang muna ng kamay? Maging ganti pa sa gobyerno yan eh. Ewan ko, baka sa ibang bansa, putol muna kamay o whatever. Ewan ko. So let them decide. Pag-usapan nila yung detalye. Basta sa atin, death penalty. Huwag natin problemahin yung hindi naman dapat natin na masyadong problemahin kasi meron namang mag-usap. Hindi, kasi ganito yan, i-degree-degree mo pa. Halimbawa ako, politiko.
magnanakaw ako ng 10 million, di pa ako ano, pang death penalty. Di degree. Tapos, kailangan mga 10 million lang nananakawin ko para ako hindi death penalty. Hindi, wala rin death penalty kasi, 10 million lang eh, yung range doon sa sinasabing, ano eh, degree na yun eh. 10 million lang yun, ano ko, dinakaw ko. Oh, so, tapos mo, absolute, kay 1,000 na ako, 10 million. Ganon. Wala lang degree. Ah. Eh, huwag kang pumasok sa politika kung purpose mo lang yung magnakaw, tapos ang gagawin ni may degree, wala. Wala rin mangyayari. May degree, pwede. Sasabihin natin, degree niya ni alimbawa, 10 million lang, wala kang death penalty. 20 million above, 10 million above, death penalty ka lang. O, di syempre, lilimit ko yung pagnanakaw ko hanggang 10 million lang ako para hindi ako masabit dyan sa death penalty na pinapanukala nyo. So, pangit niya may degree. Wala, kung wala. Sige, tingin ka lang. Paano, Luke, kung kunyari, 20 years imprisonment, lifetime imprisonment, tapos noon, death penalty, o kaya whatever, kung ano yung ganong style. So kung kunyari, nagnakaw ka ng 1 million and below, 20 years ka, matakot ka na noon, 1 million and below. Pwede siguro yun, pero kung sasabing, hindi ka qualified sa death penalty na ano, wala eh. Kailangan mataas ang penalty. Yeah, 1 million to 4.9 million, ano ka na, lifetime imprisonment na. Mm-hmm. Kasi yung 1 million and below, regardless kung 1,000 lang hanggang 1 million, ano ka na, 20 years. Tapos yun eh, yung mga ganun. Lifetime na. Anything beyond 5 million, death penalty. Depende, kung gusto mo 10 million, death penalty, ganun ba? Anything beyond, above 10 million, death penalty. So, wag ka magnakaw ng, kung magnakaw ka ng 10 million, hindi ka pasok sa death penalty, kasi 10 million, 9.999 million, hindi ka qualified sa death penalty, pero qualified ka sa life imprisonment. No, pwede yun. Pwede yun. 9 million life imprisonment, di ba? No, kaya nga. Pwede yun. Pero kung sasabihin mo, hindi ka ano sa death penalty, yung level na gano'n. Kailangan, mataas ang penalty agad. Hindi kaya, yung pabor sa mahirap, no, for every 1,000 or less, katumbas mo 1 year imprisonment. 2,000, 2 years, 3,000, may meron ba ganun ba? Mm. So, bahala sila mag-usap, no? Tanungin naman nila yung ano, yung mga judge. Tanungin nila yung mga legal luminaries, di ba? Basta mataas ang penalty, basta nakawan, mataas ang penalty agad, hindi yung accepted ka agad sa ano, sa death penalty. It encourages yung ano eh, parang ginajab-jab ka lang eh, no? Hmm. May magtakaw ka. Anyway, lusot ka ng 1 year, 2 years, ganun. Pagka nagnakaw kasi sa gobyerno, matik, ang kalaban mo doon, people of the Philippines. So, ang nailalagay mo lang penalty dyan, 1 year na, 1 year na kulong, wala yun. Wala rin yun. Ang punto, hindi ka naman papatay kung hindi ka nagnakaw eh. Hmm. Gusto mong mamatay, magnakaw ka. Diba? Oo. Ngayon, ang only recourse mo, kung ikaw, walang makayang pamilya mo, ba't ka magnanakaw? Ba't ka magdodroga? Patay ka eh. So, magtrabaho ka. O, di yun gusto mong mangyari, maging productive yung tao. Tama. Yan ang mag-offer yung gobyerno ng way out sa gawang masama. Ng alternative, magtanim ka ng puno, punta kang DNR, magtanim ng puno, may bayad ka. Mag-alaga ka ng isda. O magkakaroon tayo ng whatever na basta ang dayang trabaho, pwede i-open ng gobyerno. Magawa ka ng pala, magawa ka ng ano, ng magulma ka ng baril, etc. etc. So, parang pwedeng gawin kung able-bodied ka. Kaysa naman magnanakaw ka, nakakapagnakaw ka, ibig sabihin, lakas mo. Hmm. Kung ayaw mo mamatay, huwag ka magnakaw. Ngayon yung logic.
Eh, ba't ka maawa doon sa tao na magnanakaw, hindi ka maawa doon sa ninakawan? Kaya nga. Tama lang yun. Yeah, kasi ang ninakawan ng isa level ng ano ng politician, ano? Kapag nagnakaw sila sa kaban ng bayan, ang kalaban nila, people of the Philippines, kasi pera namin yun eh. So dapat lang, mataas ang penalty nyo. Yung level-level na sinasabi ni ano, siya pangalan niya. Yo, basta siya. So, mataas ang penalty noon. Kasi people of the Philippines. Ngayon, kung ang may Pilipino naman nagnakaw, halimbawa sa kapitbahay niya, yun ang sinasabi niya siguro, ano, may level. May level-level na penalty sa kanya. Eh kasi isa lang ang ninakawan niya, kapitbahay lang niya. So, dun, yun siguro yung binabanggit niya. Hindi sa politiko, kasi sa politiko talagang kailangan mataas agad ang, ano, ang penalty niyan. Nari ka pa ba? Asan ka na ba? Sige, nakikinig ako. Right. Yun nga, sa penalty, pagka sa politiko, talaga mataas ang penalty kasi maraming involved na ninakawan ka. Alba, sa politiko. Marami yan sa taong bayan yan eh. Pero yung sinasabi siguro nung nag-comment, ang binabanggit niya siguro, paano naman ang level ng mga mamamayang Pilipino na individual, ang ninakawan ko lang halimbawa ay yung kapitbahay ko, o nilakawan ko eh, yung asawa ko, kinupitan ko, yun, hindi naman siguro kasama yon na doon sa mga death penalty at saka yung mga lifetime imprisonment, kundi particular lang yun sa mga politiko kasi marami silang ninakawan eh. Kumbaga, pera ng taong bayan yun. Pero pagka yung pangkarani yung mamaya nagnakaw, kung sino lang yung pinagnakawan mo, yun lang ang maghahabla sa iyo at depende. Yun ay magkakaroon ng depende kung gaano kataas o kababa yung ninakaw mo sa kanya. Yun siguro. Pero sa ano, politiko, dapat taasan talaga yun. Yun lang sa akin. May comment pa ba tayo dyan, Sir Plato? Si Adrian, Iligan. Tama pa yung tatlong state, parang sa UK, they have England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. Meron first minister in each. They run their own government but still follow the head of government, which is the prime minister. O, di ba? So, ang question lang dyan is whether we retain our presidential or we move parliament. Na siyang gagawin nila tamba. Di ba? Yan ang gusto nila tamba. Para wala rin presidente. Pero ever since we have been presidential, mula kala Aguinaldo hanggang ngayon, and it has worked so far na ups and downs, pero ang problema talaga, kahit magpalit ka ng sistema, palitan mo yung form of government, at hindi na-address yung corruption, no amount, ganun pa rin. So, ang kinakailangan dyan, ayusin muna natin yung corruption at tignan natin kung mag-work yung sistema natin. Na nag-work naman yung sistema natin, panahon ni Magsaysay, panahon ni ano, Digong. And kung titignan mo, even yung mga past na presidents, no, nag-work naman. Ang problem nga lang, over the years, masyadong nakadama na itong Senate at Congress. Masyadong abuso. Yung Congress natin, Senate, ginagawa na niya yung function ng ano, executive. Judge, jury, ano siya, yung judiciary. Judge, jury, at saka ano, fiscal nga eh. At saka executor, executioner. Pero yung executive, dinidiktahan na niya kung paano patakbuhin yung PNP, kung paano patakbuhin yung ek-ek na mga ano, mga agencies, di ba? Parang ang gagaling nila ba? Ano maaaring patakbuhin yan? Ang galing-galing yung magdidikta kayo ng whatever, siguro pwede ganito gawin nyo. Hindi ba? Pwede ba? Yung ganun ba? Lalo na si Tulpo, no? Kaya nga, hindi kasi nila alam eh, yung dapat kung ano yung standard eh. Yung ganon. Ang pumasok sa ulo yung ano eh, yung power.
abusado talaga kahit sa mundaanin abusado. At saka pare-pare silang ano, kumbaga sa equipment, pare-pare silang basag na may problema sila kasi ano sila eh, yung ano ba. Kasi nga, hindi sila tapos sa political academy na gusto nating, kumbaga, yun yung parang gusto nating mangyari din. Yung magkakaroon ng political academy, kanya-kanya silang naisip eh, ganon. Gusto ba yung karoon? Parang papasok ka roon ha. Sabi niya, bahala kang pumasok ha. Talaga ini-stress ko yung political academy. Paano ka mag-presidente, no? So, pasok ka muna sa ano eh, kung yung mga doktor nga talaga nagsusunog ng kilay para maging doktor sila, yung mga nurse, o yun ang sabi na nating mga OFW natin na nag-aalaga sa matatanda, yung sinasabi mong talagang nagpapakayap kahit ang baho-baho na inaalagaan nila. So, meron din sila scoring doon. Ano pa kaya yung politician, di ba? Tanong, sir. Tanong. Bago ka mag-official sa military, PMA ka muna, o kaya Officer Candidate School, o kaya mag-advanced training ka, ROTC, o kaya magpa-direct commission kami, training ka rin. Bago ka maging captain, meron ka rin training, basic, at saka advanced, bago ka maging major ek-ek, no? Iba, foreign, advanced sila sa foreign. Bago ka maging colonel, meron kang CGSE. Iba, kumukuha pa ng ano, ng, ang tawag dito, MNSA, Masters of National Security Administration, and so on. Bago ka maging commander, meron kang pre-command course, no? Bago ka maging doktor, kuha ka ng ano, ng, ano tawag doon? Civil service. Board. Board, no? Medical board. And ganun, ganun din sa lawyer. Kuha ka ng bar exam. Bakit bago ka maging politiko, sayaw-sayaw ka lang? yun nga ang ano eh. Pangako ka lang. Atali siya ng pangako, ay, certified politician ka na. Napakawa lang yata lang ang ano natin. Yun nga ang nagustuhan ko sa mga ano eh, sa mga binanggit mo nung nakaraang vlog eh. Talagang pinag-isipan ko yun. Oo nga, napanganga ako dun. Oo nga, no. Bakit sila hindi sila magtapos muna ng isang kurso bago pumunta sa politika? Yun, ano talaga yun yung pinag-isipan ko yun. Paulit-ulit kong pinapanood sa yun eh. Sabi ko, tama to si Sir Dado. Magtala nga yun, di ba? Sabi mo nga, banggit mo bago ka magano, kailangan kumuha ng paresyam, ganon, ganero. So, sa politika, dapat ganon din. Napaka-unfair naman nila, kanto boy ako, pwede ko magpolitiko, hindi naman ako, wala naman ako tinapos. So, di ba? Kaya doon ako pumokus talaga doon sa vlog mong yan eh. Talagang kailangan may political academy. O yun lang akong pwedeng tawagin, political academy. Napakaganda no, Sir Dado. Talaga. Ang ganda no. Naniniwala ba kayo na sila BBM, matatapos yung term? Yan ang tanong. Matatapos yung term? Comment kayo, yeah, no? Comment kayo. Raul Tejano. Good morning, mga Lodi. Shout out. Raul Tejano, magandang umaga sa iyo. Happy Monday, Thursday. Monday, Thursday ba? Thursday na ngayon. Kumbaga, nagpapasa na tayo ng cross seat. Nagpipinitensya tayo, bro. Jonathan Soy, hala ang sama nyo, wala kayong utang na loob, hindi ako naniniwala sa inyo. Uy, troll. Maburahin. Okay lang. Walang utang na loob. Bakit walang utang na loob? Hindi siya nagbibigay ng ano. Ano ka, ikaw ang walang utang na loob. Nakikinabang ka sa mga ginawa ng ano eh, ng administration ni Duterte. Sana, wag naman sana na kunyari lumagana pang droga.